May tanong dito, sabi niya, kabagis 15 days pre-starter, ibig sabihin isang biik, isang kilo sa isang araw, at 15 kilos din mapakain sa pre-starter in 15 days. Shout out sa iyo, Eva Patari. At shout out din kay Arman Vergara, connected ito, tanong din niya. Sir, pwede po ba i-shortcut na lang yung pagkain from pre-starter to grower feeds agad? Kasi 65 days na siya ngayon since mapanganak. Pre-starter pa lang gamit ko. Baguhan lang din ako sa pag-alaga or mas, sana masagot ninyo. Alright mga kabagis, ito yung ating topic. Huwag kalimutang mag-comment, mag-like sa mga uploads natin. At for sure, baka isa kayo sa ating ma-shoutout with those questions. And kung napadaan lang kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. And thank you so much. Mga kabagis, no, kasi para sa akin ang pinaka challenging talaga to raise pigs or yung mga fatteners is yung pre-starter stage. Ito yung biik pa lang talaga, yung bagong walay yung nakuha mo, and dito din yung kung makasasabi natin successful ka or hindi once mag 3 months maibenta mo na sila. Kasi kung hindi mo ma-address yung pinaka mga kailangang ma-address sa mga biik natin, like sa kanilang mga sakit, no, kailangan natin yung i-address yung mga karamdaman, basang dumi, pakain, no, anong klaseng mga pakain ang ibigay, gaano karami, ano ba ang dapat gawin once makita natin na walang gana. So ito yon, ito yung stage na kailangan natin talaga maging vigilant, mga kabagis, no, keen observer. So mga kaya na kailangan natin i-observe sa ating mga alagang fatteners, most especially sa mga biik, no. Huwag na huwag kayong bumili ng biik, mga kabagis. For example, out of 10 na gusto ninyong bilhin sa isang source, 10 yung nandun, or you know, 15 tapos 10 yung kunin ninyo, then makita ninyo na talagang may problema yung isa or dalawa doon, na talagang hindi, you know, isang tingin makita mo kasi yan, maano mo kasi yan, mga kabagis, ma-prejudge mo kasi yan, mga biik na yan, kung maganda or kaya ko ba itong palagihin. Kung sa biik pa lang yung pagbili mo, may konting problem na, ipa-flash ko sa inyo yung mga hitsura ng mga may problema na ng mga biik, yung maliit or yung balahibo, parang palipad na, yung alam mo yon, yung mga ganong klaseng mga hitsura na mga biik, wag mo na lang kunin yan, no? Ibigay mo na lang sa kanila yan, kasi sakit sa ulo at gastos lang yan sa atin. Now, going back to the topic about sa pagpakain ng pre-starter, so ang palagi kong ina-emphasize talaga kapag mag-pre-starter tayo is 15 days lang yan. Now, sa 15 days na yan, I will just be specific sa isang biik. Ang average na maubos niya sa 15 days, ito yung pakain, ha, na walang sukat. Meaning to say, padahan-dahan kong ibinibigay yung feeds nila, I have to make sure na busog sila. And then with tatalbos ng kamote, of course, para iwas basang dumi. Now, ito yung makonsumo ng isang biik sa 15 days with pre-starter. Nag-a-average siya, mga kabagis, ng 5 to 7 kilos. Okay, 5 to 7 kilos yung mauubos niya sa 15 days. Depende na talaga yan kung anong klaseng biik talaga siya, or mabilis ba siya talaga siyang kumain, malakas bang kumain, malaki na ba siya nung nabili mo. So, mayroon yung mga factor na yun, kailangan mo rin i-consider. So, yun, mga 5 to 7 kilos ubos nila, maubos ng isang biik natin sa pre-starter stage. And then, right after that, magbigay ako ng pumporga at pang vitamins nila. Now, I hope clear yan na ang pagkain ko ay hindi walang sukat sa pre-starter. Bigay lang ako ng bigay, pakonti-konti lang. I have to make sure na busog palagi yung aking biik para mabilis lang siyang lumaki at bumigat. Now, connected ito sa tanong ni Arman Vergara, what if
65 days na sa kanya, pre-starter pa rin, pwede ko bang idiretso na lang sa grower feeds? Ang sa akin naman, if that's really the plan at may edad na konti yung naragaan mo, na pre-starter mo pa rin, right after ng pre-starter, pwede mo naman siyang pakainin ng starter feeds with halong grower. Mas marami-rami lang sana ibigay mong volume doon sa starter, which is 70, and then yung grower 30%. Kung ganun ang gusto mong mangyari, huwag yung i-pure mo na grower kaagad na walang makain na pre-starter. I'm sorry, walang makain na starter. Kasi yung starter, if you can remember or nanood ko yun sa mga uploads natin, ito yung palagi kong ini-emphasize, na yung starter feeds ko ay at least 30 days yung aking pakain. After that, pwede mo nang i-grower. So yung pamaraan kasi na from pre-starter diretso sa grower feeds, ang mangyari niyan mga kabagis, minsan titigil yung paglaki at pagbigat ng baboy natin. Sabihin kong, kumbaga sa Bisaya, nikubol siya ba? Nikubol, ni-stop, no? It's because hindi natin nabigay yung tamang pakain sa tamang edad ng baboy, or sa stage na pakain sa tamang panahon at edad ng baboy. Ang mga baboy with the pre-start, importanteng mabigay natin sa ating mga alagang fatteners or biik, no, or baboy ang design na feed sa kanila sa mismong edad na kumbaga inline sa edad nila yung mga stages ng feeds na yan. Kailangan walang tayo mga kabagis, wala tayong ginagawang shortcut, kasi kung may mga gawin tayong shortcut, talagang mayroong resulta na hindi maganda, no? Kahit saan naman, kahit hindi sa pag-alaga ng baboy, kung gumagawa kayo ng shortcut, kahit sa mga trabaho, kung sino-shortcut natin, there's a big possibility talaga na hindi maganda ang resulta, no? So follow tayo doon sa guidelines sa pakain, at we have to make sure na kung gusto man tayong mag-shortcut, huwag nating pure na talaga. Haluan natin konti nung kailangan nilang makain na starter. Haruan konti ng grower. Sabi ko nga, at least mas marami talaga yung starter, kasi nga kailangan niyang magkaroon ng foundation at makuha yung mga sustansya at nutrients doon sa stage ng pakain na yun. Hindi yung wala talaga, zero, at indiretso na sa grower. Iba kasi yung grower sa starter, yung when it comes to nutrients, no, yung mga ingredients, yung mga sangkap doon, iba-iba kasi yan sa bawat stages mga kabagi. So kailangan tayo dyan, aware tayo dapat dyan, no? So walang shortcut na dapat gawin. Kung mag-shortcut man, haluan lang konti, pero hindi pa rin yan masasabing shortcut kasi may hinahalo ka. So it's a way of depende na rin yan sa'yo kung gusto mong mag-explore ng mga technique or mga pamaraan na kung mag-work sa'yo, then be it, no? Do it kung nag-work sa iyo. Yun naman yung talagang palaging ini-emphasize ko, na yung mga practices natin minsan hindi mag-work sa iba, then mayroon din kayo mga practices na nag-work sa iyo, then make sure to share it with us, no? Comment down below kung mayroon man. So ang biik mga kabagis talaga is importante na mabigyan natin sila ng tamang treatment, tamang pag-alaga, na makita mo isang araw mayroong basang dumi, isa or dalawa sa kanila, sample 10 sa mga fatteners mo, may isa or dalawa na basa yung dumi. Huwag mong hayaan na kinabukasan basa pa rin yan. So first day pa lang, diretso na kaagad magbigay ng posibleng lunas. Ang ginagawa ko talaga dyan, organic way, is magbigay ng talbos ng kamote. So yun talaga, kinabukasan yung basa, matubigas kaagad yung dumi nila. And then kung hindi naman, hindi kayo aware dyan, depende sa inyo kung gusto ninyong painumin kaagad ng anti-scouring, no? Yung Aprolite. But for me, magbigay ako ng Aprolite kung first, second day, hindi ko talaga sila makayang tanggalin with talbos ng kamote. No, sa pangatlong araw, then I have to make sure na mapainom ko sila ng Aprolite, yung anti-scouring. Hindi yung first day pa lang anti-scouring kaagad. Mayroong mga case din kasi kabagis na mabasa yung dumi nila, mostly sa mga biik, no? It's because yun nga, nasobraan sa kain, okay? Overfeeding. That's the reason why sabi ko nga sa inyo,
nagbigay ako ng ano, nagbigay ako ng pagkain ko or feeds ko na walang sukat. Dahan-dahan lang hanggang maubos nila, hanggang mabusog sila. And then may ano, may halo or ini ko, kumbaga binibigyan ko sila ng talbos ng kamote from time to time. So kung biik pa, once a day lang. And then once mag-starter feeds na yan, morning and afternoon na naman. Morning, afternoon. And then kung mag-grower na, then umaga, tanghali, hapon, pwede na rin magbigay ng talbos ng kamote. But for biik na stage, kasi ito yung topic natin, once tingin ninyo, busog na kayo sila, busog na sila sa feeds, bigbigay kayo ng konting, ano, konting talbos ng kamote. That way, hindi sila mabasa yung dumi nila, hindi. Maiwasan natin. Okay? So, I hope that makes sense with you, kabagis, itong ating topic this morning. And it's really important, no? Na mabigay talaga natin yung dapat mabigay na feed sa kanila sa stage or sa edad mayroon sila. Kasi, yan yung isa sa mga pamaraan talaga na mapabilis natin yung paglaki at pagbigat ng baboy. Kasi na-address natin yung dapat i-address sa pakain. Then, yung pag-prevent sa mga kailangang i-prevent yung mga sakit nila. Then, kung magawa mo yon na in after 1 month from acquire o bili ng biik, kung magawa mo yun, walang sakit, nabigay mo yung tama, pakain, then walang problema mga kabagis at walang dahilan na hindi natin ma-maximize yung timbang at laki ng ating mga alagang, fatteners at biik. Alright, thank you so much sa nagtanong. Again, shout out kay Eva Patari and Arman Vergara sa inyong mga questions. And I hope nasagot ko yan. Salamat.